Ken, mayigit isang oras na tayo nag-uusap. We've come to the... Oo. Parang ano no, parang hindi ko namamalayan yung oras. Isang oras na pala yun, kuya. Pero thank you for being open, ha. If there's a question na Daya matagal mo... Sige lang! Ako naman, di ako nahihiyang magtanong sa'yo eh. Ako. Oo, wag ka mahiya. Kung meron kang isang tanong na gusto mong tanungin sa akin all this time, sa 10 years nating magkaibigan, ha. Ano ang sikreto mo? Bakit ka tumagal sa industriya ng ganito? Sa pagiging reporter. Ano yung longevity na paano mo na napanatili itong longevity ng career mo? Dumating ba sa point na nagsawa ka? Dumating ba sa point na gumive up ka na kahit na mahal at may passion ka dito sa trabaho? Number one, kung mahal na mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka magsasawa. I cannot believe nga na 20 years na ako dito sa industriya. And day in, day out, yun ang ginagawa ko. Like 20 years? Wow! And talagang I can proudly say this na hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko. Only because yung mga taong nakakatrabaho ko, katulad mo, iba-iba yung personality. Parang naging isang, alam, parang nabilong na ako sa isang malaking pamilya. Nagkaroon ka na ng maraming kaibigan, nagkaroon ka ng, of course, meron ka ibang kaaway, pero gano'n naman sa pamilya eh, di ba? Pero hindi ka nagsasawa at yung mas lalo mo siyang, how do I say this? Mas lalo mo siyang minamahal. Mas lalo mo siyang pinagbubuti. Kasi, di ba, lahat naman tayo, ang struggle natin, ang goals natin is to become better. To be better at what we do. And, ang kalaban mo lang talaga dyan, yung sarili mo eh. From what you were, or who you were yesterday, kailangan pagising mo the following day, ano ba yung mga mali ko kahapon? Kailangan itatama ko ngayon. May mga ganun ako eh. So siguro, yun. And sa pagiging, you know, sa GMA, naka-establish na rin ako ng pamilya eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung all these years, ang naging best friend ko, kasama ko pa sa beat ko, pareho kaming showbiz reporters. Ayoko na lang pangalanan si Aubrey Carampel, ano? Kasi baka lumaki yung ulo, di ba? Kaya alam mo, witness ako kung gaano nyo ko-love yung isa't isa. Naku, hindi ako. Rin to. Plastikan lang to. 20 years na kami nagpa-plastikan. Grabe yung friendship yung dalawa. Kakaiba. Kasi every time na nakikita mo kayong dalawa, lagi kayong kumakain sa mga restaurants. Meron ding ibang mga ganyan sa GMA. Si Kuya Lars, also one of my really matatawag kong really good friends talaga. So, maraming ganyan. Tina Panganiban. Parang naging talagang tumayo kuya. Cara David, the list goes on. So, yun. Yun yung nagpapatibay sa akin kung bakit gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. Kasi ang pamilya ko nasa Amerika eh. Wala ako talagang pamilya dito eh. Okay. Pero yung sila na yung naging pamilya ko. Yun. That's beautiful, kuya. Thank you for that. Kasi totoo yung sinabi mo. Di ba, minsan napag-usapan natin, sabi ko sa'yo, huwag tayo mag-ipon ng mga bagay na nabibili ng pera. Ang ipunin natin yung mga taong magmamahal sa atin. Oh. Di ba? Totoo yan, kuya. Kasi yes. Pera kikitain mo yan eh. Pero hindi mo kayang bumili ng taong magmamahal sa'yo.